Mga ka-scientist, 35,000 plus kilometers na ang tinakbo ng ating Kiway Icon. Nagpalit na ako ng belt nung umabot ako ng 26,000 kilometer. Bumili ako sa Lazada ng isang Class A na belt. Ang sukat nito, kinuha ko doon sa Pit Carb. Napansin ko na hindi ganun kaganda yung quality nito. Na ang naibigay na performance sa akin is 5,000 kilometer, tapos nagkaroon na kaagad siya ng mga sintomas. Ang mabagal na siyang pumikap pagka sa idling. lalo na pag may angkas, mararamdaman mong palyado na. Mga ka-scientist, ang isi-share ko sa inyo yung pinalit ko na belt, kasya rin sa kanya yung sa Beat FI. Yung Beat FI na yung version 2 ng Honda Beat, kasya din sa kanya, mga ka-scientist. Pero i-update ko kayo, mga ka-scientist, sa mga susunod na 1,000 kilometers kung okay ba siya. Kasi yung unang pinalit ko after 26,000 kilometers, sa 5,000 kilometro ay bumigay na agad. Hindi naman siya putol, mga ka-scientist. pero makikita na meron na mga agad cracks. Ayoko namang ibigay sa inyo yung kusino yung seller nito, pero siguro kasi kung sa presyo rin naman nito, mga ka-scientist, mura naman siya. Yun nga lang, kung hindi ka sanay o hindi ka sensitive sa takbo, magugulat ka na lang na mapuputulan ka. Mga ka-scientist, i-share ko rin sa inyo kung anong paraan para malaman mo kung palyado na ang belt ng ating Kiway Icon. Isa sa mga napansin ko sa pagtakbo nito itatrattle ko ng may angkas, hindi niya agad napipick up yung speed na dati naman nagagawa niya nung stock pa lang yung kanyang belt. Pero ngayon, nung palyado na siya, parang halos naisagad ko na yung throttle, ha? Nasa 3/4 na siya ng full throttle. Ayaw na niyang pumikap. Ibig sabihin, mabagal na talaga siya. Parang mararamdaman mo na. Number 2 rin na sintomas, mga ka-scientist, kapag palyado na ang belt na replacement sa, ang pinag-usapan natin, mga ka-scientist, yung hindi yung stock. Kapag yung replacement na local o class A, ang meron din siyang tunog na binibitawan, mga ka-scientist. Ang tunog niya is nagkakaroon siya ng squeaky sound, parang meek, 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 mga ganun. Pagka yun na ang tunog, mga ka-scientist, huwag nyo nang hintayin na mas bumagal pa ang takbo ninyo. Buksan nyo na kagad yung pang-guild ninyo at i-check up ninyo kasi may mga symptoms siya. Kagaya ito, ipapakita ko ito mga pictures sa video. Na may mga ano siya, may mga edges niya na yun, may mga na baklas na ng mga lining, yung alambre niya sa loob, yung cable niya lumabas na, tapos na kaya pala siya tumutunog na, kasi itong metal po, kumakaskas na sa face, sa drive face, kaya may tunog na siya na squeaky sound. Pa mga ganun, mga ka-scientist, sana meron na kaagad kayo pambili kasi huwag nyo nang hintayin na maputol. May mga cracks din siya na katibayan sa mga susunod na panahon ay may magbibiyak na siya. Ayan, mga ka-scientist. Hello, mga ka-scientist, yun ang update ko ngayong araw sa video na ito. Sana nakatulong, mga ka-scientist, ang aking review at feedback sa ating replacement. Mas maigi kung sa Honda, ang ating Kiway Icon ay parts naman niya sa Honda. Ang kagandahan sa Honda, yung mga replacement parts ay mura naman. May binili nga ako ngayon na made in, hindi, papakita ko sa inyo yung galing. Sa Lazada ko rin ito in order. Honda parts siya, original, made from Indonesia. Sana nga, original nga siya. Ipapakita ko rin sa inyo sa mga susunod na takbo nitong Kiway Icon kung talagang original yung nabili ko.
At syempre, isi-share ko sa inyo yan kung maganda yung performance ito sa mga susunod na aking review. Mga ka-scientist, tandaan lang po natin yung mga sintomas na yun kung ayaw natin maabala sa ating pong pang-araw-araw na biyahe. Kasi kagaya ko po, ako eh, mayroon akong regular na trabaho din. At sa umaga at sa gabi, bumabiyahe rin ako ng movie. Kung hindi nyo mapapansin yung mga previous video ko, eh, isa po akong legit na movie trident rider. Shoutout sa ating mga pops na movie trider na araw-araw sumasagupa, mga kuya na nansangan, movie. Saludo ako sa inyo lahat. Shoutout na rin sa ating movie admin. Salamat po sa patuloy nyo pag-aalaga sa inyong mga rider sa araw-araw. Kasi ang movie trider, eh, ang movie office natin, ay halos araw-araw yan, may mga meeting yan sa Zoom meeting. Kaya ina-update nila ang kanilang mga rider pagdating sa lahat ng mga issues riding under the sun. Maraming more power sa movie. At yun nga mga ka-scientist, kaya ako'y kinukwento sa inyo itong feedback sa review sa pandit, kasi ito yung usually na nangyayari sa ating mga kapwa rider na araw-araw nag-ride ng scooter. Ito talaga, yung iba napuputulan, nababasagan ng ano, kasi nga mostly may nabibili sila, no, nadadaya sila sa parts na nabibili na, lalo na ito sa belt. Yun na mga ka-scientist, una ulitin natin, re-review natin ang unang sintomas. Ayun sa sound, yung squeaky sound. Kapag ka narinig mo na yan sa yung pandot, sa yung panggilid, ipacheck up mo na kung may kakilala kang mga galing na mekaniko. Kung kaya mo namang gawin magpalit, tingnan mo na rin. Bumili ka na rin sa mga susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo kung saan nakakabili sa Lazada. Ako kasi binibilang ko sa Lazada ng mga scientist, kasi dahil gahol din ako sa oras. Pero kung makakagawi kayo sa mga Honda accessories, mga legit na Honda 3S shops, mga ganun, mas maigi, para original, yung mabibili nyo na. Pangalawang sintomas, mga ka-scientist, is mahina na yung pick-up niya. Kapag nagtatrattle ka, halos may sagad mo na at ayaw pa rin tumakbo o ayaw pa rin umarangkada na kagaya ng original na takbo niya dati, nung smooth pa. Yung dalawang yun, pagka nakuha mo yung mga sintomas na yun, mga ka-scientist, magpalit na po kayo ng inyong panggilid. Mga ka-scientist, maraming po salamat sa patuloy niyo pagsuporta, panonood sa aking video. Kung mapapansin ninyo, matagal din bago ako nag-update pagdating po sa Kiwi Icon. Kasi sa buong paggamit ko sa Kiwi Icon, ito pa lang ang naging abiri ako. Yung panggilid niya, mga ka-scientist. Umasa kayo mga ka-scientist, ano man ang mga kaganapan sa ating Kiwi Icon, i-update ko kayo. Maraming salamat sa inyo lahat. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, comment down below, share mo ito para sa mas maraming update ng aking video. At siyempre doon sa mga kaibigan mo may scooter, i-share mo sa kanya mga video ko nito, kasi sigurado makakatulong sa kanya marami sa mga concern na ina-upload. Maraming salamat mga ka-scientist, magandang araw sa inyo lahat.